Magandang araw sa inyong lahat. Welcome kayo dito sa ating boxing channel dito sa Kamaunang Pinoy. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa lahat ng boksingero na gusto maging kampiyon sa pangmatagalan at sa pangdekada. Alam nyo, kapag pinag-usapan natin yung pagiging kampiyon, lahat ng boksingero gusto maging kampiyon. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo para ikaw ay maging kampiyon? Simple lang. Isang bagay lang ang pag-uusapan natin. Ito ay part 2 nung nakaraan natin pinag-usapan. Simple lang. Itatak mo yung salitang disiplina. Kapag pinag-usapan natin yung salitang disiplina, hindi lamang tumutuko yan sa isang aspeto ng bagay sa iyong buhay. Maraming sinasaklaw yan. Disiplina sa sarili, disiplina sa pagkain, disiplina sa pag-iinsayo, disiplina sa mga ginagawa mo, sa lifestyle mo. At marami pa. Okay. So, unahin natin yung disiplina sa sarili. Kung gusto mo maging kampiyon, dapat mayroon kang disiplina sa sarili. Ibig sabihin, kinakailangan mahalin mo yung sarili mo. Pag minahal mo yung sarili mo, wala kang ibang gagawin, puro kabutihan para sa iyong sarili. Hindi mo papasukan niya ng mga pangit na bagay na makakasira sa iyo. Pangalawa, disiplina sa pagkain. Isa sa matinding subukan ng kahit na sinong tao ay ang pagkain. Napakahirap iwasan pagdating sa pagkain, lalo na yung pagkain na paborito mo. Napakahirap niyang tanggihan. Kaya nga minsan, yung ibang boksingero nahihirapan mag-diet, no? Dahil gusto nilang, marami silang gustong mga pagkain. At hindi lamang basta-basta pagkain. Kasi ang isang boksingero, tunay na boksingero, ay talagang maingat sa kanyang kinakain. Maraming pagkain na makakasagabal sa performance ng isang boksingero. Mayroon tayong tinatawag na mga pagkain na junk foods. Ayan, yung mga basurang pagkain. Ibig sabihin, hindi nakakapagbigay ng lakas sa iyong katawan. Ano ba yung mga nagbibigay ng lakas sa iyong katawan? Siyempre, number one na dyan, mga gulay, prutas, at yung malilinis na karne ng hayop. Ano naman yung mga pagkain na hindi nagbibigay ng lakas sa katawan ng isang tunay na boksingero? Yung mga junk food, mga chicherya na yan, alak, sigarilyo, at kung ano-ano pa, mga drugs. Kapag ikaw ay boksingero, tapos kahit hindi natin sabihin na kahit sabihin natin paminsan-minsan lang, umiinom ka, naninigarilyo ka, huwag mo nang pangarapin na ikaw ay maging kampiyon. Kung gusto mo na maging kampiyon, wala ka dapat bisyo. Ang pagkain mo magaganda. Masusustansyang mga gulay at prutas. Ayan. Disiplina sa sarili. Disiplina sa pag-iinsayo. Kung gusto mo maging kampiyon, mag-insayo ka ng mabuti. Maraming boksingero gustong maging kampiyon, pero hindi naman nagpo-focus sa pag-iinsayo. Tinatamad. Dapat mag-focus ka sa pag-iinsayo. May disiplina ka. Kung oras ng insayo, mag-insayo ka. Ilaan mo yung oras mo at panahon sa pag-iinsayo. Sigurado, isa ka sa katulad, magiging katulad ng ating pambansang kabango. Ano pa? Kinakailangan yung lifestyle mo. Ayan. Pag pinag-usapan natin yung lifestyle, talagang kabahagi niyan yung ating kalusugan. Ayan. Sabi nga, kapag pangit ang lifestyle mo, huwag kang aasa na ikaw ay maging kampiyon. Alam niyo, maraming nakakaagaw ng atensyon natin para yung lifestyle natin sa buhay maging pangit. Minsan, nalululong tayo sa
Like for example, sa internet. Sa halip na makarelax yung ating isip, sa halip na tayo ay makatulog ng mahaba-haba, inaagaw ng oras natin, inaagaw ng internet yung oras natin. Ang isang tunay na kampiyon, hindi dapat magpupuyat. Kinakailangan yung isip niya ay press at makukuha niya yon sa pamamagitan ng sapat na tulong at pag-i-ehersisyo, exercise. Hindi lamang sa panahon ng laban nag-i-exercise ang isang tunay na kampiyon. Araw-araw nag-i-exercise. Tingnan nyo, ang ating pambansang kamao, kahit walang laban, nag-i-exercise. Nagbabasketball, nag-jogging. Kahit sa bahay, kahit naka-quarantine, tuloy-tuloy ang exercise. Ayan, yan ang isa sa mga talento ng pagiging kampiyon. Napakaraming bagay na dapat mong isaalang-alang para ikaw ay maging kampiyon. Kasi kung hindi natin isaalang-alang ito, marahil kampiyon ka lang ng mga ilang taon o isang dekada o yun lang. Pero kapag ikaw ay nagkaroon ng disiplina sa sarili, iningatan mo lahat, hindi malabo na ikaw ay maging kampiyon sa mahabang panahon. Hindi lamang po ito sa ating mga kababayan na boksingero, ito din ay para sa lahat sa ating mga tao. Kung gusto natin mapanatili yung ating mahabang buhay, dapat ingatan natin yung ating sarili. Magkaroon tayo ng disiplina. Okay. So maraming salamat. Sana mga kababayan kong mga boksingero, ay isang paalala ito para sa inyo at para sa ating lahat, na ingatan natin ang ating sarili. Sapagkat pag iningatan natin ang ating sarili, hindi lamang ito para sa atin, ito din ay para sa ating Panginoon. Siya ang may-ari ng ating katawan, siya ang may-ari ng ating buhay, kaya lahat ng ating gagawin ay dapat maging maayos at dapat ito ay naayon sa kanyang banal na kalooban. So marami pong salamat at good luck. God bless dito tayo sa Kamaunang Pinoy.